pumapasok ang mga bata, bising-busy ang inang si Lynette Mendoza. Gayun din si Helen Junio. Pero hindi pa dyan natatapos ang maaksyong umaga ng dalawang ina. Si Lynette, kailangan pang asikasuhin din ang kanyang mga dalaga. Dalawa ang nasa kolehiyo na, dalawa naman ang nasa high school. Si Ellen, abala pa rin sa tatlong maliliit na anak. Makakulong si Enrique para pagbalik niya. Oh, oh. Ay? Sabi ko, huwag mo patulong yung kapatid mo. Kahit pa may kasambahay, mas gusto raw niyang siya ang nag-aasikaso sa mga bata. Ay, Gabi, no. Nanay. Pakikuha mo nga yung sinturo ka. Meron ng batang ayaw magpasaway dito eh. Ayaw. Oh, hindi pa kita pinapalo. Sige. Pero ikaw na mamalo ka. Gusto mo ba? Ikaw ang papaloon ka. Sige, love mo na si Tuyo ba? At sa edad ng kanyang tatlong musmos, mahabang pasensya ng isang ina ang kailangan. Minsan, pag yung grabe na yung away, hindi mo masaway, hinga lang kong konti. Tapos doon ko na sila, hindi ba kayo naawa sa nanay? Kasi isa lang si nanay, dalawa kayo, tapos nag-away pa kayo. Ganito rin ang hirap na pinagdaanan ni Manjo at Lynette nung lumalaki ang kanilang mga anak. Sa akin, ang naaalala ko, no, yung, siyempre, yung sunod-sunod kasi, 11 months, yung first two. So, then, came after, another one, tapos, 11 months na naman. So, masyadong dikit. So, parang, mahirap mag-alaga, parang halos kambal. Yung pagpapaligo, siyempre, by schedule. Tapos, yung pag-prepare ng milk, pag-change ng diapers. Pagpapakain ng meals, meron kasi, iba-iba kasi sila. So, meron nang nagsusolid, meron namang milk pa lang. Anong year pala po kayo nag-asawa? Oo. 28. He was 31. Pinag-usapan niyo po ba sa simula pa lang na magkaroon tayo ng maraming anak? Paano po ba yun na pag-desisyonan? When we were talking, before we got married, we thought maybe 4 would be the perfect number. So, and then we got to that point, we got 4 kids. Tapos, eksakto, 2 boys and 2 girls. Eksakto sa kanila rin. Ganun din ang siblings niya. So, we thought that was it. But, well, God chose to give us more. And we graciously accepted the kids that He would give us. Mm-hmm. And hopefully, we were able to return all of them also to God. Dumating ang puntong kailangang mamili ni Lynette sa kanyang trabaho sa bangko at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Every time na may maternity, naka-maternity leave ako, no, lagi, parang ang malungkot yung boss ko. Isa pa, dun sa helpers, ang hirap humanap ng helpers, pero they come and go. Siguro mag-resign ka na. Parang ang hirap. That was really something na you have to decide on. Parang, ay, nandun na ako dun sa career ko sa work ng ganun. Tapos, sasabihin, magre-resign. Pag may nasasabi, your wife is not working. No. She's working. In fact, she's working harder than I am. Mas mahirap yung trabaho sa bahay. And to manage a home and then look after 9 kids. Mas mahirap yung ginagawa niya sa ginagawa ko. Hello. Ako si Sandra. Kayo si... Bakit ka nagbubas?
Araya. Anjo. Kara. Kara. Uy, si Kara. Hello. Yan pa siya. Pag ilan ka? Pang-apat. Josie? Ay, ito pa. Hi. Sabi. And si Paco. Sabi and Paco. Yan. Si Lisa. Oo, si Lisa. Hi, Lisa. Kompleto na? Yay. Siyam na magkakapatid. Siyam na bagong mukha at pangalan. Aaminin kong sa una naming pagkikita, mahirap matandaan. David. At nang dumating ang kanilang mga magulang, kailangan pumila ng mga bata para magmano. Bakit masaya maraming kapatid? May lagi pong kanaro. Lagi pa kayo natatanong na parang, ang dami niyo, ang dami niyo. Nakatanong kayo gano'n? Lagi po. Oo. Ano sinasagot niyo? Kasi mayaman kami sa pagmamahal. Ipinakita rin ng mga bata sa akin ang kanilang kwarto. Ay, wow, parang dorm nga. Parang ito rin yung in-imagine ko. Ayan, kaninong bed to? Ako po dito. Tapos silang dalawa po dito. Pero originally, ito lang po yung bed naman before. Tapos since ako yung malaki, ako yung nasa taas. Tapos tatlo sila. Nung maliliit pa po, kasya pa silang tatlo dito. Tapos nag-add na lang ng isa pang bed kasi hindi na kasya. I see. Also, usually, ano top nagkukwentuhan muna kayo bago matulog? Opo. Minsan po, parang kami po gusto namin matulog sa sobrang pagod na. Tapos sila po, sila yung magkatabi, nagchichikahan pa sila. Nakapatay na yung ilaw, nagchichikahan pa sila. Tapos yun, hanggang saan tokin din sila, tapos tulog na. Masarap may kapatid na babae. Opo. Kasi yun sa iba ko pong, sorry, iba ko pong kaibigan, wala po silang kapatid na babae. It's parang, wala, alakot na po nila. Masarap may kapatid na babae? Opo. Maraming dami. Yung talaga yun. Maraming dami. Di ba usually yung mga edad nyo, nagdi-dream din ba kayo na gusto ko ng sarili kong kwarto? Gusto ko ganito yung kwarto ko? Ha? Oo. Sino gusto ng sariling kwarto? Lahat kayo. Kung may girls' room, meron ding boys' room. Yan, paano kayo nagkakasya dito? Paano yung ano nyo? Kasi dito, lima, no? Lima yung boys? Boys ko. Pero madalas naman po si Kuya. Nasa dorm ko. Yung mga bunso? Apo, kanila po yan. Ito. Dito po, katabi ko si Paco, yung isa po. Pag nandito ako natutulog. Pero pag nasa dorm ako, solo niya yung kama ko. Tapos, dun si Jen. Ito po. Medyo po. Okay pa sa inyo yung setup na gano'n? May kwarto ang girl sama-sama, may kwarto ang boy sama-sama din. Okay sa inyo yan? Okay po. Bonding time. Guys. Parang bonding din sa mga lalaki. Okay. Ano rin ba to? Nagtitrim din ba kayo na may sarili-sarili kayong kwarto? Hindi naman po. Mas masaya po kasi pag madami kayo sa room. Lumaki rin ako sa piling ng isang malaking pamilya. Alam kong masaya talaga ang tahanang puno ng pagmamahal, biruan at tawanan. Pero alam ko rin, hindi biro ang gastos para maitaguyod ang ganitong kalaking pamilya.